itintong pantakip sa bibig at ilong tuwing umuubo. Ang public service, napakalaki palang challenge. Makakabangon po tayo. Magpupul kayo ng panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubo. Kayang-kaya bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan na pang jump start. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang Teleradyo. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Balita, impormasyon, kontrobersya o katibulian, lahat isisiwalat, walang labis, walang kulang. Narito na ang inyong patrol ng Pilipino, Henry Omaga Diaz. Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report. Report. Henry Omaga Diaz, nagbabantay para sa bayan. Omaga Diaz Report. Matapos po ang isang linggong lockdown, kamusta na po tayo? Kamusta na po yung ating pagsunod sa mga protocols para maging ligtas po tayo po laban dito sa COVID-19. Isang linggo na po ang lockdown at marami na po yung mga inimplementa ng mga dagdag ng mga protocols ano po, at kabila na po dito yung mga checkpoints, yung mga patigurado na yung movement po, lalong-lalo na sa Metro Manila, ma-check ano po, at manatili ang karamihan sa loob ng bahay dahil tumataas po talaga napakatindi itong bagong variant kay Delta variant ng COVID-19 sa mga ospital. Punong-puno na po sa maraming lugar, hindi lamang dito sa Metro Manila, kung hindi sa mga probinsya, mga karatig probinsya ng Metro Manila, at kahit sa ibang mga lugar, ano po, kahit pangayos sa Metro Manila, napupuno na po yung mga ospital sa Region 3, Region 4, kabilang na po dito yung lalawigan ng Marinduque. Ang problema naman doon sa mga lugar na yun, talagang kulang sa facilities, hindi makakope yung mga ating mga health workers, yung ating mga local health units sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19. Sa tala ng DOH, umabot ito sa 13,000. Yung na-monitor ko ng kaso, hindi ko biro-biro ito. Last time, ang pinakamataas natin ay more than 18,000, halos 20,000 cases. Pero kahapon nakapag-register na tayo ng 13,000 kahit na isang linggo na tayo naka-lockdown. Pero sa gitna ng mga ito, ito'y nakakalungkot meron mga umuusbong na kaso, ito'y nagkagaling mismo sa Commission on COVID sa COA. At question, sa nalang obserpasyon sa pag-audit sa Department of Health, ito'y pag-audit ng pondo ng DOH sa pandemic, noong isang taon, 67 billion, 67 billion pesos, mahigit sa $1 billion, ganito kalaki yan. Marami kinestyon ang Commission on Audit. Maraming taong hirap na. Maraming taong apektado na sa lockdowns, sa patuloy na baka ng COVID-19, yung pagbigay ng ayuda, medyo marami pa ang nagsasabi na hindi sila nabigyan ng ayuda. At ulat pa, matutusin 4,000 at gulong na ulat. Kahit 1,000 para sa individual.
eh talagang kulong na kulong ka. Eh, what more? Hindi ka pa mabibigyan. Wala kang trabaho. Hindi ka makagalaw sa iyong bahay. Nang marami, napakarami pong dapat i-address ang pamanaan tungkol dito sa patuloy ng problema ng mataas na kaso ng COVID-19. Mamaya po, tatalakayin natin yan, lalong-lalo na itong report ng OWA. Nakakausapin po natin ang Department of Health. As it is, napakatindig na po ng mga kaso, lalong-lalo na sa mga provincia. At isa po rito ang lalawigan ng Marindupe. Dahil doon po sa Marindupe, yung Marindupe na provincial hospital, sabi nga po, ipakakasamantala na magsara this weekend. Dahil nahirapan na talaga makato yung hospital sa dami ng tao na nagpapagamot dahil sa COVID-19. At kaugnay po nito, makakausap po natin mismo ang gobernador ng lalawigan ng Marindupe. Walang iba kundi si Gobernador Presbiterio Velasco. Ano, kabustahin po natin ang lalawigan ng Marindupe kasi kamakailan lang po kung yung natatandaan napakatindi rin ng pagtama ng bagyo at ng monsoon, yung monsoon rains doon sa Marindupe. Marami pong mga bayan dyan at nalubog. Kaya naman po, nandito yung problema sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa naturang lalawigan. Tingnan po natin, magkakasabi po natin si Governor Velasco ng Marindupe. Magandang umaga na po, Gov. Magandang umaga, Henry, at sa lahat ng nanonood na kikinig sa teleradyo. Kamusta po ang lalawigan? Kasi kahapon po doon sa TV Patrol, natinig po natin na meron kayo na mapipilitan po atang pansamantala lang naman na isasara itong provincial hospital ng Marindupe dahil nga po medyo hindi na makaagapay yung sa dami ng kaso ng coronavirus. Kamusta po ang Marindupe? Meron po talagang pagtaas ng infection, kaya po alert level 3 po kami, no? Sa ngayon naman po ay MGCQ kami, pero dahil nga po dun sa pagtaas sa Lunes po ay mag-i-impose po kami ng general community quarantine. Yun naman pong na-report ni Dr. Manuel Saratan ay pagkatapos po nun ay nag-meeting po kami. At isang naging problema ay yung matagal na pagdating nung in-order na mga oxygen tank. At medyo na alarma po si Dr. Saratan, yung chief of hospital po ng Marindupe. Pero nung madaling araw po naman ay dumating na po yung mga oxygen tanks at maayos na po yung supply. Magagamit na po doon sa mga nire-refer na mga COVID patients mula sa 6 na bayan. So, nasold na po yun at meron po kaming pinamamadali na mga equipment para po sa pag-manage ng mga COVID patients. Yan naman pong mga doktor at nurse na sumasabay po doon sa pag-transfer ng mga pasyente kung talagang kailangan na pong ilipat dahil severe or critical na po yung kondisyon. At alam niyo naman po yung hospital po namin ay level 1 lang po at talaga naman pong yung mga ibang kaso ay dapat i-refer doon sa aming mga hospital na may arrangement na po kami. Pero yun nga po, dahil nga po sa pagdami ay talaga pong nahihirapan tayo doon sa mga nurse at doktor na nagmamanage dahil alam nyo naman po, yung Marindupe, 4th class province nung nadatnan ko, nagsimula po ako,
At talaga pong napakahirap pong kumuha sa ng mga doktor at nurse dito sa probinsya na katulad ng ganito, ng mga island provinces. Ano po, yung mga taga-ibang lugar ay nagdadalawang isip dahil po mahirap yung pagpunta rito at kanilang mga sitwasyon dito. Kaya po talagang sa ngayon nagkakahirapan, pero patuloy po ang meeting. Sa katunayan nga po, mga 10 o'clock magbi-meeting po ulit kami para makahiling din po sa DOH ng additional na nurse at doktor. At yun na nga po, sila ay may access po sa mga ganyan. So Henry, diyan na namin na tinututukan ngayon at may mga estratehiya na kaming nakikita para magkaroon ng mas maraming tutulong sa provincial hospital na nurse at doktor. Katunayan nga po, kahapon ay nakausap po namin si Dr. Rani Breha na presidente ng medical association dito, at nangako po na yung mga private practitioners dito na doktor ay tutulong po para masuportahan itong dami ng mga nurse at doktor sa aming provincial hospital. Mm-hmm. Mga gano'n po karami ang tutusin ang kakailanganin ng maringgungan ng mga health workers para po makaagapay? Well, alam niyo po, talaga pong nagre-recruit pa kami at hindi pa po kompleto yung dami na kailangan namin. Actually, malaki na po ang improvement dahil dati yung doktor ay siguro mga 25, ngayon po yung mga 45 na ho. Pero kulang pa rin ho yun. Yung mga nurses po ay may mga slot pa po kami na kulang dahil nga po talagang mahirap na kumuha. So yun nga po, patuloy pa rin ang aming pag-recruit. Pero may kahirapan nga lang po, lalo na po sa mga ibang lugar na nagkakaroon din ng mga pagtaas ng infection o surges, ay talaga pong doon na sila na kukuha o nai-empleyo. Kaya po talagang hirap pong kumuha. Yung isang solusyon po nakikita mo nga namin ay yung coordination at cooperation sa mga private medical practitioners at yung tulong po ng DOH at makikipag- usap nga po tayo kay Secretary Duque at sa Regional Director Mario Bakilod tungkol sa bagay na ito. Aha, ayun yung kanina, nabanggit ko yung mga oxygen. Ano po, at least na-replenish na kagabi. Ika nga, yung kinakailangan ng oxygen. So, hospital. Ang ibig sabihin po pa nito, hindi na magsasara yung provincial hospital over the weekend or kailangan gawin ito? Hindi naman ho magsasara lahat ho yung buong hospital. Medyo siguro ho ay hindi lang malinaw yung pahayag ni Dr. Saratan. Actually, hindi ko alam na maglalabas siya nung anunsyo na gano'n. Opo. Hindi naman ho lahat isasara. Ang concern lang pong importante dito yung nag-handle po ng COVID-19 patients. No? So, yung dumating na ho yan ay palagay ko yung makakayanan na po namin ulit at yung sa meeting po namin ngayong alas 10, palagay ko po ay magkakaroon po ng magandang resulta yan. So, tingin ko po hindi man ho magsasara yung hospital, nakaka-alarma naman ho yun. Hindi ho yun. Yung mga ibang ward ko ay open po yun. Yung sa COVID ward lang po ang medyo talagang nagkaroon ng problema dahil na rin po sa dami ng mga infected persons, alam mo yun, na-overwhelm siguro yung facility. Ganun po nangyayari. Kahit po sa ibang lugar, ganun din po eh. Okay. Ito po, naka-receive ako ng text mula po kay Dr. Saratan. Ano po? Precisely, Doc, tama-tama. Dahil nililinaw po niya, ano po? Sabi niya, I got a Facebook screenshot sent by my friend that we temporarily closed down the Marinduque Provincial Hospital. You were the only news organization that interviewed me this morning. Nililinaw ko lang po na hindi po kami magsasara ng hospital. What we did was to temporarily deferred admission. Ayan, sa aming COVID provision, naubusan kami ng oxygen. Yan po, mula kay Dr. Manuel Saratan. So, tuloy-tuloy po ito. Tuloy-tuloy po ang provincial hospital. Pero yung mga kaso po ng COVID-19,
eh tuloy-tuloy pa rin po ang admission. Ganun po ba ito? Well, dahil po dumating na po yung mga oxygen tank, ay itutuloy po kailangan yan at wala naman pong mapapagdala dahil po yung provincial hospital lang po ang level 1 dito sa amin. Yung dalawang hospital po ay parang infirmary status hanggang ngayon. So talaga po itong kailangan dalhin at kailangan pong patuloy ang serbisyo. So ang sinabi naman po ay temporarily defer admission or decline admission. Ang nangyayari po ko noon, yung napag-usapan namin ng mga MHO, ay sila po naman ang mag-handle po at their end. So sa kanila naman po mga pasyente yun. So ganun po ang situation. May nag-handle naman po ang doktor dito. Yun nga, para hindi po maintindihan ng iba kung anong ibig sabihin nun. Pero nakikipag-meeting naman po doon sa mga municipal health officers at alam na rin po naman nila ang kanilang gagawin. So ngayon ho ay mag-meeting po ito mga 10 o'clock. Maayos naman po ito at ay patuloy naman po na ang admission dito sa aking pagkaalam dahil dumating na po yung mga oxygen pack. At baka mamayang hapon po ay meron na po akong pina-order ng mga high flow machine na para kasi po kailangan oxygenated na mabuti po yung COVID patient dahil po talagang nahirapan huminga. Yun po ang delikado eh. So meron pong mga high flow regulators na gagamitin na nagpakuha na po ako. Ano po? So tingin ko po ay magsisimula ulit na mag-admit dahil yan lang po ang talagang hospital na pwede mag-manage po ng COVID-19 na patient. Gano'n po parami yung kaso na yun sa Marinduque? At anong bayan base ang apektado ng gusto itong COVID? Well, medyo mataas po talaga ang infection kung yun po ang tanong nyo. At yun nga po, as of August 12, ay meron po kayong 1,155 cases. Samantalang nung Mayo po ay halos 390 lang yung aming cases. So kung titingnan nyo po ay nadagdagan siguro ng mga 755 or something cases po yan. Halos siguro nagdoble o nagtriple ho yung pagtaasan ho. Kaya medyo talagang halos, medyo talagang mahirap pong hawakan o i-manage lahat yung ganyang biglaan po eh. Para na kakaroon ng overwhelm na yung system, yung facility, yeah. Kaya po talaga medyo mahirap. Yan po ay nakikita naman po natin sa mga ibang lalawigan na rin at ganyan din po ang nangyayari. Oho, ako po yung national president ng Liga ng Gobernador. Yan po yung mga naririnig po namin din. Kaya talagang mabigat po ang sitwasyon at baka ito po ay sanhin ng mga variant, lalo po yung Delta variant. Ang bilis po nung hawahan eh. Oo. ilang seconds lang. Possibility kung kausap malimbawa infected, eh nako, ilang seconds lang, nandun yung mataas na possibility na makuha mo agad o magkaroon kagad ng infection na mahawa ka kagad doon sa meron, ano po. Sa ngayon, ang sinasabi niyo, Dog, mas papaburan niyo, halimbawa, yung pagtaas ng level ng quarantine diyan sa Marinduque. Opo, actually nakahanda na po yung i-release ko yung executive order. Kami po yung MGCQ. So mag-GGCQ muna kami for 2 weeks po at titignan namin yung sitwasyon. Ano po? Alam niyo naman po, binabalanse rin po natin yung ekonomiya at ang mga health restrictions. Ano ho? Pero siyempre, mas importante muna itong kalusugan at mga sa COVID situation natin, napaka-importante po yon. So, yan nga po, ay mag-GGCQ po ko. At magiging maglalagay po ng mas mahigpit na restrictions, ho, lalo po sa pagpasok at paglabas ng mga tao dito sa Marinduque. At yun nga po, sinasabi nga po namin, every person is a carrier, let's assume na ganun. So lahat po ng pumapasok ay potential carrier. So maghihigpit po kami. Itong darating pong Monday po, talagang GCQ muna po kami. Tihingi po namin ng approval sa IATF. So yung mga halimbawa, yung mga
may balak buwi ng Marinduque o kaya ipumunta ng Marinduque pagkating ng Lunes, medyo ano to ang kakailangan nila para makapasok diyan sa Marinduque? Well, sa ngayon po ay yung mga apports po ay nire-require namin pong sa ngayon po under MGCQ ay nagre-require na po kami ng ano ng RT-PCR or antigen test. At kailangan po ay kukunin nila yung sa labas, ipipresent nila yung certificate. Kailangan po yung date of testing ay must be within 3 days prior to date of arrival. At pagdating naman po doon ay isasubject po sila sa medical examination. Kung may symptoms po, kahit basta flu-like symptoms, ay ikakwarantin po yun. So ganyan po ang paghihigpit at yun nga, pinapaalam naman po sa amin ng mga tao. At saka essential travel lang po ang inaallow namin. Hindi pwedeng papasok na magbabakasyon lang o may konting bagay na gagawin, hindi ho ganun ka-importante. So talagang mga essential travel, yung kailangan-kailangan lang ho, at saka for a very special reason or justifiable, or justification, yung talagang mabigat yung rason. Yun lang ho, talagang maghihigpit ho dahil ayaw na namin madagdagan yung carrier na pumapasok. Oo. So pagdating sa mga pier o kaya sa mga airport, ay doon titignan at doon babantayan kung kailangan o necessary yung trip to Marinduque. Tama po yun. Tama po yun. Actually po yung sa airport naman ay walang problema dahil po yung Cebu Pacific ay tinigil po yung biyahe. So yung aming control po, yung border po, opo. Yung border control po namin ay nandoon sa port. So doon lang po sa Lucena Port ay kinokontrol na namin yung pagpasok. At pagdating dito sa Balanacan Port, yung aming port na po, ay doon po nagsisimula yung medical examination. Yung ibang port din po ay ganun. At talaga po ang requirement kung tagalabas, lalo po yung non-apports, ay kailangan po talagang ano, mag-antigen test or RT-PCR. Okay. Sa report din po namin kagabi, may mga taga-Marinduque na rin na sa bahay na lang. Sa bahay na lang. Kahit na matindi na yung kanilang karamdaman, pinipili pa nila sa bahay na lang sila mag-quarantine. Which is, kung mild cases naman, okay lang yun. Ano po? Pero kung severe or critical cases, doon na kailangan talaga pumunta sa ospital. Pero marami po ata mga taga Marinduque IBS report na yun, prefer to stay at home kahit na medyo malala yung kanilang COVID. Di po, actually, dinidiscourage po namin yung home quarantine eh. Ang findings po namin at matagal po nung sinasabi namin ito ay ang hawahan po talaga ay sa loob ng bahay. At basta po merong isang infected person doon sa loob ng bahay, halos hinahawan niyo po lahat yung nandoon. So, effective po yan na, talagang very strict na po kami. Kasi po yung home quarantine, kung halimbawa may sariling kwarto at mag-a-isolate po yung tao doon sa loob, ay ina-allow din po yun kahit ng DOH eh. Pero itong starting Monday ho, ay talagang hangga't makakayanan ng pasilidad namin, ay walang home quarantine. Ilalagay na po sa barangay isolation facility or kung hindi doon ay doon sa municipal TTMF. So yan pong mga meron pong flu-like symptoms saka yung contact persons, yung first generation ng naging infected person ay magka-quarantine na po kami at hindi na po sa bahay. Kasi po hindi po masyadong mamonitor yung sa loob ng bahay. Although yung aming mga barangay officials saka BHRT ay pinapamonitor po namin yan. Pero syempre po, hindi naman pwedeng mabantayan ng 24 hours yan. Napakahirap po doon sa loob ng bahay. Diyan po ang hawan talaga eh. At ang sinasabi po namin, pag kumakain ng tanghalian o hapunan, ay nag-uumpok-umpok syempre po sa isang lamesa. Pag ganun po, ay doon nagkakahawahan dahil wala naman pong maskara. At sabi po namin doon sa mga nakatira sa loob ng bahay, sila po'y magmaskara na rin at observe physical distancing, yung ating health protocols. At ang pinaka-importante po, ang nangyayari po yan, dito rin po, at siguro sa ibang probinsya rin po, yung ating po mga kababayan, ay hindi nagsasabi ng symptoms, na may simptoma sila. Naggagawa na lang ng pusa. Opo, self-medication ang ginagawa. Kaya nangyayari po, may COVID na pala, hindi pa po nagpapatesting at nagpapagamot.
So in the process, mm-hmm. habang hindi ko namin alam yun, hinahawa naman ho nila lahat yung nakatira sa loob ng bahay. So yung mga barangay officials po namin ay pinapa-inspection po namin yung bahay-bahay na. At alamin ko sino may sintomas. Eh, alam nyo, dinideny pa rin ho eh, kahit na ho. Tinatanong eh. Yun ho, mahirap sa mga kababayan natin. Kailangan ho, nagpo-cooperate. At huwag nyo itatago yung sakit. Kasi ho, isipin nila yung sarili nila. Kaya ho niya, nagsisibir. Eh, hindi ho na gagamot ka agad. Ay, tinatago nila. Pinakamasama ho dyan, kay Henry, is yun na nga, hinahawa ho lahat yung ano, yung mga mahal nila sa buhay, yung mga nakatira doon. Eh sa tingin ko po, ganyan na nangyayari eh. Hindi lang naman sa amin, baka sa ibang lugar din. Talaga ho, sa bahay ang hawahan. O kaya sa workplace, ganun din ho. Sabi namin sa mga tao namin, o yun sa mga private establishment, pagkakain, ay huwag kayong sabay-sabay, nag-uumpok at nagkakwentuhan. Kumain na mabilis. Tapusin niya, tsaka layo-layo kayo, magmaskara kayo, tsaka kayo magkwentuhan kahit gano'ng katagal. Pero gustong-gusto ho, yung nag-uusap doon na habang kumakain, eh yan ho yung hawahan eh. Kaya ho, talagang yan ang isang estratehiya na dapat talagang stricto na pinatutupad. Yan ganyan ho na huwag mahawa sa loob, lalo po yung mga sa usapan, kwentuhan, at yung inuman din sa bahay, tigilan na ho yun. Talagang dyan, yung grabe din ho ang hawahan. Okay, may iba naman po tayo doon sa pag-distribute ng ayuda. Ano po? Eh, kamusta naman po yung may na-download po ba na pondo para sa ayuda sa mga taga Marilu? Especially, eh, kaya kamakailan lang po, eh, medyo tinamaan din kayo ng matinding mga pag-ulan nitong nakaraang buwan. Ano po? Kamusta po yung nabibigay na ayuda sa mga taga Marilu? Well, kung ayuda po patungkol po doon sa mga mamamayan under a particular community quarantine system, ay ang sa alam ko po yan eh, ang binibigyan ng ayuda po yung sa ECQ eh. ECQ, eh kung kaya kung ECQ, patulad pero, po. Patulad pero, po ng mga MGTQ, opo. Hindi po. Yung kaso kasi ngayon, at especially mag-i-increase ng level ng quarantine, meron po ba kaakibat na ayuda yun? Well, usually, inaasahan po namin, magagaling po sa gobyerno yan. Dahil po yung maliliit po na lalawigan, lalo po yung lower rank, ay hindi naman po kalakihan ng pondo dyan sa ganyang pagbibigay ng ayuda. Although nagbibigay din po kami, kahit naman po hindi ECQ, MECQ eh. Pero po kung yung ayuda mo pinag-uusapan, yan po yung talaga nagagaling sa national government. Dadaan po yata sa DSWD yan. Talagang galing po sa pondo ng national government. At tayo sa katulad po namin, ng mga alert level 3, lalo po yung lower rank provinces, hinihiling din po natin sa national government na bigyan din po tayo ng ayuda dahil po magiging depleted naman po yung mga resources ng municipal government at provincial government. Yeah. Alam niyo naman po, low rank province at saka mga cities po namin ay mahihina naman po ang ira niya, ang liliit po. So talagang mahihirapan din po kami sa ganyang ayuda, pero sa makakayanan po namin ay nagsusupport na naman po kami sa lahat na naku-confine, yung nalalagay sa quarantine. Yan po ay siguradong sinisiguro namin merong support ng pagkain at saka yung mga ayuda. Pero kung in general po na ayuda, katulad ng ginagawa sa Metro Manila na halos lahat ay binibigyan, hindi po namin makakayanan yon dahil talaga naman po hindi malaki yung aming pondo. Maliit lang po yung aming nata. Ang tawag nga po doon ay National Tax Allotment na dahil sa Mandanas vs. Ochoa. Pero hindi po makakayanan po yan ng, ano, ng mga maliliit na lalawigan o munisipyo. Yes, I understand. Dahil kahit nga po mga syudad dito na sa Metro Manila, hindi na rin po makakayanan yung ayuda kung hindi magagaling sa national government. Sa haba ng problema ito, ano po, talaga nagkakaubos na ng pondo. At ganoon din po siguro sa mga probinsya, yung pagtulong financial din sa kanilang mga kababayan, yun ang nagiging problema sa ngayon. Opo, talaga pong malaking problema yan. At sa gagawin po namin ang magagawa, ayon po sa aming kapasidad at financial resources, talaga mga kami po ay tutok naman sa ayuda.
Actually, mga pang-apat na ayuda na po ang naibigay namin sa mga aming mga households. Ano po. Pero yun nga po, patapos na rin po yung taon at talagang paubos na rin po. Dami pong equipment pang kailangan sa hospital laban sa COVID. Talaga pong medyo hirap. Mihiling po kami ng tulong nga sa national government ng additional na funds. Baka yung bayan ni Hantri po ay kailangang ma-approve na rin po at para yun na maging source ng tulong po sa ating mga municipal governments, mga local government units. Okay. Maraming salamat po, Governor, at good luck po sa inyong mga pagsikap para po sa inyong mga salamat bayan. Salamat po, Henry, at sa lahat ng nakikinig, keep safe po at mag-ingat po tayo mabuti. Talagang nakakahawa po itong variant na ito. Okay. Maraming salamat po si Gobernador Presbiterio Velasco ng Dalawigan ng Marinduque. Sa ating pagbabalik, ang Department of Health. Henry Omaga Diaz. Omaga Diaz. Sa muling pagsasailalim sa enhanced community quarantine ng National Capital Region para sa essential travel at authorized persons outside residence. Yung ating mga checkpoints ngayon, ang babantayan na natin ay yung mga syudad na may tinatawag natin mga workforce upward. As long as ang travel nila is work-related, wala akong problema. Kahit anong oras, wala silang curfew. At saka pati pwede silang mag-o. Yung tinatawag natin consumer upward, bibili ka lang during non-curfew. Kasi sarado naman yung mga tindahan. Pakalawa, hindi ka pwedeng mag-cross ng mga border ng mga city. May mga magsasakripisyo talaga kung mapupunta kayo sa sitwasyon na ganun. Pero hinihingi po namin ang inyong pag-unawa. Hatid sa inyo ng nag-iisang teleradyo. Siguradong ganado ang simula ng linggo kapag nakatutok sa teleradyo. Exciting ang pagising dahil sina Julius Babaw at Zen Hernandez ang maghahatid sa inyo ng pinakamainit na balita sa teleradyo Balita alas 7. Meron ka bang mga tanong o agam-agam sa mga isyong kinakaharap buong linggo? Aalamin natin ang sagot dyan kasama si Attorney Joey Lina sa Sagot Ko Yan! Alas 8, magiging inspired ka pang magtrabaho dahil sa kwento ng ating mga kaobrero at magkaroon ng pagkakataong makahanap ng trabaho sa tulong ni na Danny Bonafe at Rica Lazo sa Good Job! Alas 9:30. Ibabahagi naman namin ang love at positive energy sa bawat kapamilya sa tulong ni na Avelyn at Vic Garcia sa Kulong Ko, Pasa Mo! Alas 11. Ituloy ang relaxing afternoon kasama si Brother June Banaag sa Dr. Love. Alas 12. Handa kang humarap sa bagong linggo kapag kasama mo ang Teler! Radyo! Sa muling pagsasailalim sa enhanced community quarantine ng National Capital Region para sa essential travel at authorized persons outside residence. Yung mga magkawa naman, mga valid IDs at or documentation na inisyo ng mga establishment na pwede mag-operate under ECQ at ano pang proof of evidence. Umaga Diaz Report, hindi Umaga Diaz pa rin po ngayong araw ng Sabado, ika-14 ng Juan ng Agosto. Sa pagkakataon ito, nakakausap po natin mismo ang hepe, ang pinuno ng Department of Health, walang iba kundi si Dr. Francisco Duque. Magandang umaga po, Secretary, at maraming salamat sa pagtugon nyo sa amin dito sa Umaga Diaz Report. Magandang umaga sa iyo, Henry, at higit sa lahat sa inyo pong mga taga-subaybay sa ngalan ng Department of Health. Kamusta po? Isang linggo matapos ang lockdown, kahapon po, 13,000 yung bilang po. Ano po? Tumataas po, it seems, pa rin yung bilang ng kaso ng mga nagkaka-COVID, Secretary? Ay, ganun talaga iyan. Dahil yung lockdown, hindi naman Como nag-lockdown ka ngayon. Bukas ay bababa na yung kaso. Normally, 2 weeks yan. From the first day of the lockdown, 2 weeks, tsaka may makikita ang epekto na. So, kung August 6 tayo, makaka-umpisa tayo makakita malamang ng resulta ng lockdown by mga August 21. 2021. Mm-hmm. Tapos patuloy yan. Okay. 2 weeks kasi yung incubation period. 2 weeks. Aha, aha.
sana maaas na po itong incubation ng COVID at within that period. Pero hindi lamang po sa Metro Manila. Kanina po kausap ko lamang si Gobernador Velasco na Marinduque, eh marami din daw silang mga pangangailangan, lalo-lalo na mga oxygen at mga health workers. At ganun din po siguro ang sitwasyon sa iba pang mga probinsya kahit na hindi sila naka-ECQ sa kita. Kaya po bang matugunan ito? Pero oras ang panahon ang kalaban dito na po, Secretary. O, tama ka. Talagang oras ang panahon, pero ang mga local chief executives ay pwede magsagawa ng kanilang granular lockdown. So ito yung mga street level, barangay level lockdowns, no? Puro sitio, village. So pwede silang higpit ng kanilang pagbabawal or restrictions. Kanya, yan, makatutulong yan sa pagputol ng kadena ng hawaan at maibsan ang pagkukumpol-kumpol ng mga kaso ng COVID-19 sa kanilang mga komunidad. Yung sa health workers, Secretary, nananawagan natin sila sa DOH, baka matulungan sila sa pagkuha ng karagdagan ng mga health workers para sa kanilang mga probinsya. Ginagawa naman ng DOH yung augmentation ng kanilang mga healthcare workers. Meron tayong emergency hiring program. Katunayan nga, mga 20,000 na ang na-deploy na ng DOH sa mga pasilidad o mga ospital ng mga local government units. At kapag ka talagang maraming pasyente, kumukuha din tayo ng karagdagan pa mula sa mga DOH hospitals, no, retained hospitals, sa mga region na may mababa pa naman ang mga kaso. So, hindi naman napupuno pa yung mga hospital. So, doon tayo kukuha ng augmentation. Parang ginawa natin nung nag-search tayo nung April-May, no, March-April. No, kumuha tayo ng mga healthcare workers from the Visayas and Mindanao. Mientras tayo ay nagkaka-spike, sila, maliit ang kaso, nagpadala sila ng mga tao. So, ginagawa na natin yan. Pero dahil nga si Governor Velasco ang nakausap mo, salamat sa feedback, aking tatawagan kaagad ang aking regional DOH para asistihan at suportahan ang mga pangailangan na binanggit sa iyo ni Governor Velasco. Isa puro. Although na-replenish na. No? Pero hindi lamang po ang Marinduque. Sa ibang probinsya rin, yung oxygen oxygen tank, medyo yun po siguro ang ilan sa immediate pangangailangan, hindi lamang na Marinduque, Metro Manila at mga probinsya. So kamusta po ang supply? Okay naman, kasi nung lagi kami nagpupulong ni Secretary Mon Lopez ng DTI, dahil siya yung direktamente na ipag-ugnayan sa mga oxygen manufacturing companies, no, at ang sinasabi nila sa ngayon na nung huli kami nag-usap, kung 203 tons of oxygen per day ang nagagamit, kaya nilang triplehin. So kaya nilang 605 tonnage per day ang isusupply nila. Pangalawa, kaya din nilang repurpose yung kanilang industrial grade oxygen into a medical grade oxygen. So ang pinag-uusapan na lang dito na inaantay ko pa rin yung pag-aangkat ng karagdagan tangke na walang kargang oxygen. Basta yung tangke lang, para lang kasi yung oxygen meron eh, pero baka sa tangke magka-problema. So yun ang dadagdagan, kailangan dagdagan yung tangke ng oxygen tank. Tama po kayo. Yung kailangan talaga dagdagan yung mga tangke at ang sabi niya sa akin, mga 20,000-30,000 tangke daw ang aangkatin. So, yan ang atin napagsunduan. Pero nananawagan din ako sa ating mga kababayan na huwag po kayong mag-hoard ng mga oxygen unless meron kayong prescription ng mga doktor. Dahil hayaan nyo po na yung mga tangke umikot.
hindi pwedeng naka-estasyon sa bahay ninyo ang mga tangke. So kailangan po may sirkulasyon ng mga tangke na tuloy-tuloy na pagka naubos, i-refill, mauubos, i-refill. So may sirkulasyon ng tangke at kapag ka ito ay hinorte nyo sa inyong mga tahanan, at talaga magkakaroon tayo ng artificial shortage. Not of oxygen, but of tanks. So wag po, wag po sana ganun ang gagawin. Ha? At ito naman po, meron din ng health hazard ang oxygen sa inyo pong mga tahanan. Kanya hindi mo kayo basta-basta pwedeng mag-imbak yan dahil unang-una kailangan may prescription niya ng doktor. At sa mga doktor naman, ako po yung nananawagan din na huwag pong basta-basta nagpiprescribe ng oxygen para lang may maitabi ang mamamayan. Kasi isipin mo naman, kung lahat ganun ang pag-iisip, edi wala nang tangking sa labas, sa loob na lang lahat. Magkakaproblema tayo talaga. Marami-marami ito talaga na nag-stock lang ng tangke na may oxygen. Just in case. Just in case. Tapos napakarami pong kaso na ganyan. Ayun nga, kaya ako'y nananawagan, sinabihan ko na yung akin mga regional directors na bantayan na hindi magkakaganon. Ganon din sa mga ospital ay kinakailangan ay patuloy ang kanilang refill, use, refill, use, refill. Ganon dapat. Okay. Totoo ba, Secretary, na maaaring extend o i-recommenda na extend ang ECQ din sa Metro Manila at iba pang mga lugar hanggang August 30? Nabalitaan ito ba yan? Walang batayan yan sa ngayon kasi aantayin pa rin natin ang mga sariwang datos para gumabay sa IETF kung magdidesisyon ba ito ba ay de-escalate o i-extend. So wala pa tayo sa ganun na panahon at ang atin pastor group, yung mga technical advisory group of experts natin at saka mga data analytics group, no, ay aantayin pa natin dahil sila ang mag-i-evaluate. Sila ang mag-re-assess ng trend. Ano? Kasi ngayon nga, nakikita mo, tama yung sinabi mo, tumataas tayo for the past 2 days, as a 12,000 level tayo per day. Ngayon, nasa 13,177 tayo, no? So, malinaw na talagang meron pang pagtaas at patuloy yung community transmission ng mga COVID-19 infection. Kanya, kinakailangan mag-iingat tayo. So, may possibility na ma-extend ito. Pero ang lahat ito depende pa rin sa evaluation by the end of August, by August 20. Evaluation natin, August 19, tama ka. Oh. Kasi yun ang last day of the ECQ, no? 2-week ECQ. So, malalaman natin, malapit sa araw na yan kung mag-de-escalate ba tayo, mag-extend. So, mag-antay na lang lamang muna tayo at huwag tayo mag-speculate. No? Basta ang gawin natin, dahil may panahon tayo ngayon para talagang bilisan yung bakunahan natin at ang NCR nasa lampas 40% na ang kakompleto ng kanilang mga bakuna using the herd immunity population as a denominator. Mm-hmm. Yun yung target natin. So sana maabot natin ang mataas pa sa 50% dahil kapag ka nangyari ito, kahit na magkaroon ka pa rin ng COVID-19 matapos ka na bakunahan, at least ang porsyento ng mga ospital at mamamatay ay magiging maliit na maliit. Ano? Masya, magiging mababang mababa na ang bilang. Eh, yun naman ang atin layunin sa pagbabakuna para maiwasan ang severe to critical COVID infection para maiwasan ang pagpapa-ospital at ang pagpanaw. No? So, ganun pa man, na dahil hindi pa naman natin naaabot talaga yung sapat na proteksyon ng ating populasyon, ay ang pagsunod, pagtalima sa ating minimum public health standards. Dapat tuloy-tuloy. Huwag tayong titigil. Mm-hmm. Makakatulong talaga yung face mask, face shield, yung social distancing, iwasan ng mga lugar na kulob at matao, yung mga super spreader events, mass gatherings, dapat yan talaga ay huwag pahintulutan.
Pero kung kinakailangan magpabakuna ang mga LGUs, nakapagpakita na ng maayos naman na sistema para magamit ang panahon ito habang naka-ECQ ang pagpaparami ng mga babakunahan. Kanya yun ang akin pong patuloy na paalala. Huwag tayo magluluwag, lalo na sa ating mga personal na proteksyon dahil napakita na yan ng mga dalubhasa na 95% mahigit ay may taglay na proteksyon laban sa COVID. Eh nung last year nga, Henry, nung July-August, nag-spike tayo. Eh ni isang bakuna, wala nga tayong mapag-usapan eh. Tapos ito naman na last year yun, this year, nung atin March-April na nag-spike tayo, ay dumating na bakuna, 1 million, kulang na kulang, walang kahalos-halos epekto no? Yes. Sa population protection. Pero sa parehong pagkakataon, napabagsak natin ang mga kaso. At tingin ko, ito'y dahil sa atin na disiplinadong pagsunod sa atin minimum public health standard. Okay. Ngayon, Secretary, sa pagkakataon ito, gusto kong kunin yung inyong reaction dito sa report ng COA. Dahil sabi nila may mga questionable mga pagsunod sa proper documentation at DOH with regards to the 67 billion peso fund dito sa pandemya noong isang taon. Pero marami po ito na silang ni-raise na issue. Unang-una, generally, ano po ang reaction niyo rito dito sa report ng COA? Alam niyo, unang-una, yung mga annual audit report, lahat ng ahensya ng pamahalaan dumadaan dyan, no? DSWD, DepEd, DOH, Office of the President, AFP, PNP, lahat. Walang hindi dumadaan sa tinatawag na COA audit observation report or audit findings. So, nagpalabas naman ang COA kahapon, hindi ko alam kung nabasa mo, from the office of the chairman of COA. The report itself does not mention any findings by the auditors of funds lost to corruption. Inihingi lang nila yung mga documentation kung paano ginastos. At tayo, yan ay may accountability na papaliwanag natin, ipapakita natin paano ginamit ang pondong iyan tugon sa pandemyang COVID-19. Bigyan ka ng isang magandang halimbawa. Doon sa audit annual report, no, findings, meron daw tinransfer na 42 billion of the 67.3 billion sa ibang ahensya ng pamahalaan na hindi daw nag-enter into a memorandum of agreement. So sinagot natin yan. Kapag nag-meeting kami ng COA, kasama si Chairman Aguinaldo, at doon pinapaliwanag din namin na yung MOA hindi mo kailangan para mag-transfer ng funds, halimbawa sa PSDBM namin nilagay yung 42 billion. Okay? Sila kasi yung procurement ng national government. Ano po yung PSD? Ito yung procurement service of the Department of Budget and Management. Okay? Okay. So, yun, yung mga sila kasi ang pinaprocure namin ng test kits, ang PPEs, at saka mga life-saving equipment, yung mga mechanical ventilators, mga high-flow nasal cannula, at iba pa. Ngayon, ang GPPB, ang Government Procurement Policy Board, meron silang panuntunan na itong mga bibilihin ng PSDBM para sa DOH ay mga common use supplies. At dahil sila ay classified as common use supplies, no need for a MOA before the Department of Health transfers the funds. Eh yun, malaki na kaagad yun eh. 42 billion yun para sa mga sinabi kong mga dapat bilihin. Eh doon sa 67.3 billion na yun eh, 60%+ na kaagad yun eh. Ganun din doon sa mga iba. Yung halimbawa, yung 11 billion na sinabi nilang unobligated funds, no? Yung 10.7 billion noon, unobligated siya by the end of 2020, no? Kasi nga yung Bayan 2 originally ang deadline hanggang December 20, 2020. Pero yung 5.1 billion na noong 10.7 billion
ay nagamit pa rin yan ng DOH dahil na-extend yung Bayanihan 2 law. In-extend yan hanggang June 2021. Ano? At na-utilize doon ay 4.2 billion or about 83% bago natapos ang 1 ng Hunyo. No? At para naman doon sa iba pang bahagi ng 11 billion, yung 4.7 billion, ito yung foreign assisted projects, no? Hindi rin ito nasayang, no? Kasi itong mga pondong ito, pwede mo pang ma-reprocess in the succeeding year. Kasi yan naman ang nakalagay doon sa guidelines, no? This is charged under the unprogrammed funds of the government, no? So halimbawa kung hindi na ito nasama sa budget sa susunod na taon, pwede po pag gamitin ito? Yes, for the foreign assistance funds, funds, pwede. Walang problema. So kami naman ipapaliwanag lang lahat ito. Sabi nga na, nabasa mo ba, Henry, yung clarificatory statement ng COA kahapon? Hindi pa. Sabi nila, wala naman sila sinasabing anomalia o may involved na corruption. Kinihingi nila yung explanation. Yes, paliwanag. Oo. Lahat naman talaga yan, dahil may proseso yan, procedural yan na, Henry. Ibig sabihin ng procedural, lahat bibigyan kayo ng report of their findings plus recommendation. Ngayon, yung recommendation, in fact, binibigyan nga ang DOH na 60 days. Sabi ko, hindi ko na paabuti ng 60 days yan. Kung kakayanin hanggang isang linggo lang, hanggang next week lang, kako, ay dapat sagutin na lahat yan. Sinabihan ko na yung akin na Undersecretary of Health for Administration and Finance at saka yung isang Undersecretary for Procurement Supply Chain Management. So makakaasa ang taong bayan na ito ay talagang we will properly account for all of these funds, public funds. Pero ng taong bayan ito eh. This is taxpayers' money. Sacrosanct. So kailangan talaga paninindigan at saka may accountability for all the disbursed public fund. Mm-hmm. So yun naman ang gagawin ng DOH, tugon nito doon sa mga findings ng COA. And that's what COA does. Dahil yung prinsipyo nga ng check and balance. Alam mo naman yung ibig sabihin nun, Henry, diba yung check and balance sa governance? Eh mahalaga yan. COA is an constitutional independent body. Wala naman na exempted dyan. Lahat dumadaan dyan. Okay. Pero ito po, halimbawa, siguro hindi lamang dokumentasyon na kailangan ito. Kailangan talaga ng paliwanag. Halimbawa, may sinasabi sila na excessive and unnecessary expenditures. Kabilang na po dito yung may donation daw at yung mga cash allowances na hindi authorized na pinamigay ang DOH, 557 million? Lahat yan, alam mo, Henry, kasi malaki ang DOH, no? With 17 regional offices nationwide and 74 retained hospitals, no? So lahat yan ay sisisirin natin, titingnan kung paano ginastos ng mga hospital chiefs at saka mga regional directors. So kinakalap pa yun ng ating admin and finance yung mga documentation nito, yung mga kung may mga tawag dito mga MOA or kung may mga malinaw na tumanggap ng mga perang kanilang binigay, yung sa mga donasyon, lalo na kung ito ay galing sa World Health Organization, dapat talaga to account for all of this. So kukunin lang yung mga dokumento, hindi naman ibig sabihin wala, kung hindi kailangan lang makalap yung mga dokumento. Okay. Pero sa akin pagkakaalam, ang COA humihingi rin talaga ng dokumento bago silang magsagawa ng report. Hindi po ba umabot o hindi naibigay yung mga tamang dokumento nung nire-review, ino-audit ng COA at DOH? Hindi nga. Sabi nga namin meron lang na-submit Pero siguro ang sinasabi ng COA baka hindi pa kompleto. Nakasubmit na. Noong June at July sa kanilang meetings with the DOH. Kanya nga, hindi tama yung kanilang lengguwaheng ginamit dun sa kanilang report. Na may higi naman, si chairman ng COA
kinlarify. Kaya naglabas siya ng clarificatory statement kahapon. Na ito, proseso ito. May iteration. Balik-balik ang meeting para sabihin, oh, ito, ito observation namin. Oh, anong ginawa ninyo? Ito recommendation namin. O, babalikan namin kayo ha, kung nasunod yun ba yung recommendation. Tandaan natin ha, dito sa report na ito, walang notice of disallowance, walang notice of final disallowance, wala, walang ganun ha. Ito talagang proseso lang na kailangan tignan, tugunan ng DOH o kung anuman ahensya yung kanilang findings. Kung sinabing kulang ka ng document A, asan yung document A? Kulang ka ng document B, B1, B2, B3. Bibigyan kita ng 60 days to complete all of these. So, yan ang gagawin natin. At makakasiguro po kayo, walang perang napunta sa corruption dito. Wala pong perang ninakaw dito. Yan talaga, sigurado ako dyan. No? Unless of course, may maipapakita sila na sa bandang baba, sa bandang mga ibang implementing units, ay kung nagkaroon ng katiwalian, trabaho nung head nung implementing unit na talagang magsampalang kaso pagkatapos na magkaroon ng investigasyon. Okay. Ang isa po rito, alimbawa, is nasabi nyo ng 11.9 billion pesos. The unused risk allowance and hazard pay, medyo umaalma po rito yung mga health workers. Dahil sabi nga nila, eh kami nga humihiling ng hazard pay, humihiling ng karagdagang mga benepisyo dahil sa aming sakripisyo, eh meron palang unused risk allowance and hazard pay. Hindi, lahat yung mga yan ay meron, kasi detalye na yan pinag-uusapan natin dito. No? Ang gagawin namin dito, ang sinasabi mo, hinahanap po rito sa akin na magkano yung halaga dito sa akin listahan? 11.9 billion. Sinabi mo? 11.9 billion. So halos 12 billion po. 11.9 billion. 11.9 billion. Sa unused risk allowance and hazard pay. Sandali lang, ha? Sandali lang. Kasi mahaba-haba ito. Okay, medyo maano nga yan na salimuot. Yeah, yeah. Naintindihan naman natin. At syempre, yung mga ganung katanungan, may ito, payment to healthcare workers, meron nakalagay dito yung 814 million, okay? Nakalagay dito sa kanya, payment to healthcare workers without complete documentation, payment to unqualified recipients, overpayment and payment in areas not covered by ECQ, COA asks to provide clearer guidelines without need to interpretation, sufficient documentation for disbursement, no? So ang naging sagot dito, yung incomplete documentation hiningi na ng Central Office DOH doon sa mga ospital, itong mga documentations na kailangan nilang kompletuhin, no? At siguraduhin na nakalinya doon sa mga guidelines para sa pagbibigay ng mga benepisyo ng healthcare workers. So, yung ating mga ospital, inahanda itong mga justifications at ang kanilang tugon doon sa mga findings ng COA. So, bubuuin pa itong mga ito kasi siyempre, gaya ng sinabi ko, malaki ang organisasyon nito. Yung mga ospital may sarili-sariling mga paggamit ng kanilang mga pondo na kailangan talagang they have to account for. So, they will provide itong mga justifications and documentations. Okay. But kasi nalik yung mga documentation. Ano ba, Henry? Yeah, Henry, dapat siguro maalala ang inihingi kong pag-unawa. We are in a state of public health emergency. Wala tayo sa normal na sitwasyon. So yung mga tao natin, lahat nakatutok sa pangangalaga, pag-respond sa mga COVID cases, no, in a state of public health emergency. Hindi yung parang akala mo madali lang na gawin itong mga documentations na ito. Kakain ng oras talaga lahat yung mga yan. Ano bang gusto natin? Gagawin natin lahat ng mga documentations samantalang namamatay ang pasyente?
wala mangangalaga sa mga pasyente. So ilagay natin sa tamang perspective. Kung normal na sitwasyon ito, hindi mangyayari itong mga nagkakaroon ng mga late documentations, late justifications, late mga pag-tukoy ng mga batas na para maging batayan. As a state of public health emergency tayo eh. Yun ang problema natin. Mm-hmm. Kailangan mo agad bumili ng mga gamit. Kailangan ka agad ay magkaroon ng mga life-saving devices and equipment and medicines. No? So wala tayo sa normal na sitwasyon. Yun ang dapat isipin natin. So unawa lang ang aking hinihingi. Makakasiguro ang taong bayan, we will account for all these COVID funds. May mga tao na natin, nagkasakit na. Hindi, nagkasakit na. May mga namatay na. May mga under quarantine. No? So, yun na nga. Hindi ka naman makabuo ng mga tao sa opisina. Ilan lang, 30-40%. Di ba? Tapos yung iba, asa mag-zoom, masama ang connection. Hindi hindi tuloy-tuloy ang connectivity. Iba ang panahon eh. Alam naman natin, buong mundo talagang pinaluhod nito eh. Pero hindi yan dahilan na hindi natin mapapaliwanag ang bawat sentimo ng pera ng gobyerno na ginamit para sa COVID response. Ginamit para sa taong bayan. Okay. With that, maraming salamat po, Secretary Duque, sa panahon na hindi ako yung papasalamat. Yeah, maraming salamat sa iyo sa ngalan ng Department of Health at manatili kang ligtas. Maraming salamat. Kayo rin po. Aman, Health Secretary Francisco Duque. At yan po, paliwanag ng Department of Health tungkol po sa question, ano po, ano mga documentation ng Commission on Audit tungkol po dito sa 67 billion pesos na pondo para po sa pandemic na nakaalat noong isang taon, ano po, noong 2020. Siguro, hindi pa po tapos ito eh. Nagpapatuloy pa po ang pag-review, yung pagtugon ng DOH sa mga kinakailangan, sa mga demand ng COA ng mga proper documentation at mga paliwanag. Ano po? Pero hindi ibig sabihin no, na hindi ituto na COA. Magpapatuloy pa rin po sa investigasyon ng COA at maging sa Senado tungkol po rito sa issue nito. Dito po sa 67 billion pesos na pondo para sa pandemya na naalat po sa Department of Health. Maganda umaga po, Henry Omaga Diaz, para sa Omaga Diaz Report. Hanggang sa muli, salamat. Henry Omaga. Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa DOH, merong proper cough etiquette o tamang paraan ng pag-ubo upang makaiwas na manghawa sa iba? Una, palaging magdala ng panigay ng impormasyon. Mahalaga din ang public service. Napakalaki palang challenge. Makakabangon po tayo. Tumukol kayo ng panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan natin pang jumpstart. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon.